Labis na nagpapasalamat si Senator Francis Tolentino dahil pagkatapos ng ilang taong pandemya ay muling nakapagdiwang ng ika-313th Peña Francia Festival sa lungsod ng Naga, kung saan hindi lang ang buong Naga ang nagdidiwang, kundi pati na rin ang buong Bicolandia. Una natin pasalamatan ang Poong Maykapal. Kaya yung ginagawa ngayon ng Naga, itong 313th Peña Francia Festival ay tama. Kasi sinasabi ko kanina, hindi lang ito para sa Naga, sa Bicolandia, kundi para sa buong Pilipinas. We should thank the Almighty for all the blessings that we have received. At muli, congratulations kay Mayor Legacion. Ayon sa mensahe ni Senator Tolentino para kay Mayor Nelson Legacion, siya ay labis na nagpapasalamat dahil siya ay naimbitahan bilang maging isang panauhing pandangal sa isa sa mga kaganapan sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival. At bilang isang Bicolano ay isang karangalan para sa kanya ang masaksihan ang ganoong kaganapan. The city of Naga, the entire Bicol region, will always be blessed. Because someone up there is caring for you. Naniniwala po ako that the graces of Peña Francia is not just being showered here in Bicolandia, but the entire Philippines. Ito pong celebration ninyo ay hindi lamang po sa Naga, hindi lamang po sa Bicolandia, kung hindi na rin po para sa buong Pilipinas. Ayon naman sa mensahe ni Mayor Legacion na kay Senator Tolentino, siya ay labis na natutuwa at nagpapasalamat dito dahil ito raw ang first in the history na nagdiwang ng civic parade and float competition na may dumalong senador. Bibihira po na tayo ay mabisita ng national official at tulad po na nabanggit ko kanina, first in the history of our Peña Francia Fiesta, especially civic parade, na meron tayong guest of honor, meron tayong bisita na senador ng Republika ng Pilipinas. Samantala, panawagan naman ni Mayor Legacion hindi lamang sa kanyang mga kababayan kundi pati na rin sa buong Bicolandia na tulungan rin ang mga tumutulong, lalong-lalo na si Senator Tolentino dahil ito ay isa sa mga aktibong tumutulong sa lungsod ng Naga. Cecil Villarde, BHTV News.